Kulang-kulang na rin po isang taon na ako'y nag-iikot din sa Dubai. At nakita ko po first hand kung ano ang mga problema ang kinakaharap ng ating bayan. At ito naman po ay binanggit na ng lahat ng aking mga konsehal at advice nila. Marami-rami na rin po akong patay na napuntahan. At nakakalungkot po na iisa ang kwento ng ating mga kababayan. Iisa ang kwento ng ating mga kababayan sa mga binibisita ko pong napatay. Hindi po sila naasikaso ng ospital ng Kabuyan. Nakita ko rin po kung ano ang problema kung bakit tayo nagkakanda dito. Yung po ay ang nakita ko pong number one rason kung bakit po ganito ang ating sitwasyon ay ang napakaruming klase ng pamumulitika dito sa ating bayan. Ang pamumulitika ng paghahati-hati, ang pamumulitika ng pag-aaway-away, ang pamumulitika na pagka ikaw ay hindi sumuporta sa kandidatong nanalo, hindi ka makikinabang sa serbisyo ng gobyerno na hindi po dapat. Sapagkat ang serbisyo ng gobyerno ay para sa lahat, sumuporta man o hindi, at katungkulan ng gobyerno na ibigayan sa lahat ng mamamayan at karapatan ng mamamayan na makatanggap ng serbisyo kahit sino ang iyong ibinoto. So, yung pong mga pinanggit na problema ng ating mga konsehal at ng ating mga vice mayor, ay hahanapan po natin ng solusyon. Sa pagtutulong-tulong nating lahat, ako po'y naniniwala na walang problema ang hindi natin mabibigyan ng solusyon. Kahirapan, korupsyon, peace and order, health and sanitation, at lahat po ng problema. Minsan po akong tinanong, General, ano ang iyong plataforma? Ang sagot ko po, hindi ako politikong tao at hindi ako marunong mangako. Mag-uusap-usap tayo, itatanong ko sa inyo kung anong problema. Sabihin niyo sa akin ang problema, ihahanap natin ang solusyon, sama-sama natin. Hahanapan ang solusyon, yan po ang aking magiging katapon. Ano daw naman po ang iaalay ko sa ating mga? Ang iniaalay ko po sa inyo, ay mahigit 34 na taong eksperyensa sa paglilingkod sa ating bayan. Mahigit 34 na taong eksperyensa sa pagpapatupad ng batas. Mahigit 34 na taong eksperyensa sa paglaban sa mga lumalabag sa batas. Ang iniaalay ko sa inyo ay isang antas ng pamumulitika kung saan pantay-pantay natin titingnan ang lahat ng mamamayan ng Kabuyaw at lahat ay makikinabang sa serbisyo ng Kabuyaw. At iniaalay ko sa inyo yung pamumulitika na tayo ay magbubuklod-buklod, na tayo ay magiging isang bayan. Mawawala na po yung divisiveness. Ako po ay lagi nagtatanong sa aking mga kasama. At sila po ay nagbibigay sa akin ng information. At ako po'y natuluto. Kasi po, pag may pinanggit na isang pamilya, ang sasabihin, General, yung pamilyang yan ay para sa mga alibat niya. Pag may binanggit na ibang pamilya, ang sasabihin, General, yung pamilyang yan ay para sa mga Jimenez. Pag may binanggit na ibang pamilya, ang sasabihin, General, yung pamilyang yan ay para sa mga Pilipino.
Ang tanong ko po, nasaan na po yung para sa bayan? Wala na po ang pamilya na para sa bayan. Ang alam na po ba natin, ang alam lang po ba natin, mga Jimenez, mga Aguillo, mga Alimaglo, nasaan na po si Macapal? Siguro po ay panahon na para unahin naman natin ang kapatanan ng ating bayan. Hindi ko na po makakahabaan at baka po inaantay nila yung concert ng Six Cycle Man. Meron lang po akong iiwanan isang mensahe sa inyo. Ito po yung pangalawang pagkakataon na ako'y tumayo rito upang magsalita. Yung una po ay nung youth forum. At ako'y nanunungkot na hanggang ngayon, tingnan niyo po yung estatwa, yung rebulto ni Rizal, yan po sa inyong likod. Si Rizal po ay nakaharap sa Santa Rosa, nakatalikod sa kabuyan. Hindi ko po alam kung pinagmamalaki nga ang Santa Rosa at itinahihiya na ang kabuyan. Hindi ko po alam kung bakit o nawawala na siya ng pag-asa sa sinabi ng mga kabataan na pag-asa ng bayan dito sa kabuyan. Ito po ang gagawin natin. Pahaharapin natin pong muling si Rizal dito sa kabuyan at sisiguraduhin natin na matapag niya ang kabuyan. Magandang gabi po sa kabuyan.